ay tungkulin ng mga asawa. Ito po yung parehong salita na ginamit po upang ipahayag ang ating tungkulin sa mga maestrado. Ayun po ay sa Romans chapter 13 verse 1. Maghahayaan ang bawat kaluluwa ay magpasakop sa mas mataas na kapangyarihan at ipahayag sa pamamagitan ng pagpapasakop at paggalang. Yun nga po. Then, ang pinapakita po natin dito dahil ang dahilan ay si Adan ay unang inanyuan, pagkatapos ay si Eva. At si Adan ay hindi nalinlang kundi ang babae. Palibhasa ay nalinlang ay nasa kalagayang pagsalansang o pagsuway. Ayan po ay mababasa natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 13 to 14. Siya ang una sa paglikha at ang huli sa pagsuway. Ang ulo ng babae po, mga kapatid, ay ang lalaki. At ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Yan po ay mababasa natin doon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 3 and 8 and 9. So, mga kapatid, maliwanag kung ano talaga ang role ng babae upang mapangalaga ng maayos na relasyong mag-asawa. At yan po ay napakahalaga sa buhay pamilya na ang Diyos ay naghahangad ng maayos na pamilya na bilang kaluguran sa Kanya. Kaya siguro ang pag-usapan natin ngayong gabi, yung women's role in biblical perspective, ang papel o tungkulin ng kababaihan sa biblical na pananaw. Siguro ang nais ko lang mensahe sa bawat isa, ang pangangalaga sa relasyong mag-asawa ay napakahalagang maunawaan ng mga asawang babae ang kanilang tungkulin bilang nararapat sa Panginoon. Na yun ang binanggit sa ating talata, na marapat sa Panginoon. Siguro po, ano yung dapat maging tungkulin ng kababaihan sa pangangalaga sa buhay may asawa? So, mga kapatid, mahalagang tingnan natin ng malinaw na sinasabi ng Biblia tungkol sa paksang ito. At bagamat hindi kinakapit ng Biblia ang ating modernong salita, yung salitang rule o gampanin o tungkulin sa pag-aasawa. So malinaw naman sa kasulatan ang tungkol sa natatanging mga responsibilidad na iniaatas ng Diyos sa isang asawang babae. So, ano yung dapat na papel ng asawang babae sa buhay mag-asawa? Ang mga responsibilidad po ng asawang babae, alam natin mauunawaan lamang ng wasto sa konteksto po ng mapagmahal, lingkod na pamumuno ng kanyang asawang lalaki. So, kumbaga, context of loving, servant leadership by her husband. So, ngayon, ano ba yung biblical role ng isang wife? So, may ilang bagay tayong pag-uusapan tungkol sa role ng babae sa buhay mag-asawa. Unang-una po, a wife is to be godly before her husband. Ang asawang babae ay dapat maging makadiyos sa harapan ng kanyang asawang lalaki. Napakahalaga po noon yung pagiging godly before her husband. So, mga kapatid, doon po sa 1 Timothy chapter 2 verse 10, ang unang tungkulin ng asawang babae ay unahin si Kristo o ang Diyos sa kanilang pagsasama. Kumbaga, mahalaga pong maintindihan natin 'yon na unahin ang Diyos, unahin si Kristo. Kumbaga, dapat maging sentro sa relasyong mag-asawa ang ating Diyos. Alam nyo, wala pong dapat umagitna sa kanya at sa kanyang relasyon sa kanyang tagapagligtas o sa ating Diyos. Wala pong pwedeng umagitna, kundi ang Diyos lamang ang dapat maging sentro. Alam nyo, mga kapatid, kung bakit napakahalaga po yung godly woman sa harapan ng kanyang asawa, itinuturo po ng Biblia na ang mga babae ay dapat na mapagpigil sa sarili.
Ayan po, ay mababasa natin doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 9. Then makadiyos sa verse 10 ng 1 Timothy chapter 2. Then banal doon sa verse 15 ng chapter 2 ng 1 Timothy. Then magpasakop, at yan ay mababasa din natin sa Ephesians chapter 5 verse 21 hanggang 22. At yan nga sa ating teksto, yung verse 18 ng chapter 3 ng Colossians. So, yung bagalang, binanggit po yan doon sa Titus 2:3. At siyempre, yung dalisay, verse 5 naman po yun ng Titus 2. So mga kapatid, yan po yung masasabi nating godly character ng isang babae sa kanyang asawa o sa harapan ng kanyang asawa. So mga kapatid, siguro ang gusto ko lang idiin, ito ay isang tawag na maging katulad ng kanilang tagapagligtas o si Christ. Kaya naman, kapag ang mga asawang babae ay nagpapasakop sa kanilang mga asawa, ito po ay refleksyon ng kanilang pagpapasakop at kabanalan kay Kristo. Mahalaga pong maintindihan natin yon. Napakahalaga na lubos unawain at ilapat sa buhay mag-asawa ang laging unahin si Kristo. Kaya nga po dapat sa relasyong mag-asawa, Christ-centered po. Siguro, bigyan ko ng lesson dito kasi napakahalaga po nito sa role ng mga babae. Dapat mauna yung pagiging godly. So, sa ating aral dyan, sa unang prinsipyo natin sa mga kababaihan, tinutularan ng isang Kristiyanong asawang babae si Kristo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So dapat tularan natin si Kristo. Then, nagdadala siya ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos at sa kanyang buhay mag-asawa. Ang inyo pong etika sa trabaho, ang inyong integridad at ang inyong misyon ay dapat na sumasalamin po lahat kay Kristo. Mahalaga po yun. At sa kanyang pag-ibig, ang babae pong ito ay may lakas at layunin, ibig sabihin po mabubuhay para sa Diyos. Napakahalaga po noon. Anuman ang kanilang gawin o kung saan sila naglilingkod, ay dapat mabubuhay siya para sa Diyos. Ang kanyang pinakamataas na layunin ay ang itaas si Kristo upang ipakita po ito sa kanyang ipakita ang kanyang kalikasan at pag-uugali. Kumbaga, malakas ang loob. Kung malakas ang loob mong asawa, gagayahin ka ng pamilya mo. So, mahalaga po yun. Yun ang pinakauna nating dapat maunawaan na yung pagiging godly sa harapan ng inyong husband, makadiyos na pag-uugali. Then second po, a wife is to be a helpmate to her husband. Ang isang asawa ay dapat maging isang katulong sa kanyang asawang lalaki. Alam nyo, bagamat lahat tayo ay tinatawag na maging katulong sa iba, ang Biblia po, mga kapatid, ay nagbibigay ng isang special na diin sa responsibilidad na ito po para sa mga asawang babae. So, nagbibigay po yan ng special na diin sa responsibilidad na para sa mga asawang babae. Sinabi sa atin ng Genesis na napagtanto ng Diyos na hindi mabuti para sa tao na mag-isa. At nagpasya siya na gumawa ng isang katulong na angkop para sa kanya. Ay mababasa po natin yan sa Genesis chapter 2 verse 18. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwang pansinin na ang Hebreyong kahulugan ng salitang katulong o helpmate sa talatang ito ay matatagpuan po sa Biblia na tumutukoy sa Diyos na tinutulungan niya tayo. So, ang katotohanan po mga kapatid, ang parehong salitang ito ay nilapat sa isang asawang babae na nagpapahiwatig po na kayong mga kababaihan ay binigyan ng napakalaking kapangyarihan para sa kabutihan sa buhay ng inyong mga asawa. So, gusto kong idiin dyan, idinisenyo ng Diyos ang mga asawang babae upang tulungan ang kanilang mga asawa
sa lahat ng nilalayo ng Diyos para sa kanila. Siguro narinig na natin ang kasabihang ang mga aso ay matalik na kaibigan ng tao, at alam natin 'yan. Ngunit ayon po sa Genesis 2:18, ang matalik na kaibigan ng isang lalaki ay ang talagang asawa niya. Yung asawang lalaki, dapat yung asawang babae ang matalik niyang kaibigan. Siya yung kanyang katulong. Sa alam niyo, ang terminong ito na helpmate o katulong ay ginagamit sa ibang lugar kapag, yun nga po, binanggit natin kanina, tinutukoy ang Diyos bilang ating tulong. Ngayon, na ang ilang malakas na tulong sa ating pinag-uusapan na role ay nagmumula sa asawang babae. Ang kanyang tungkulin ay gawin ang kanyang asawa o husband bilang pinakamahusay na tao ng Diyos sa posibleng maging siya. So, mahalaga po yun, mga kapatid, maintindihan niyo. Yun po yung ikalawa. Then, ikatlo, a wife is to respect her husband. Dapat igalang ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki. Sa Ephesians chapter 5 po, verse 33, sinabi ni Pablo, dapat igalang ng asawang babae ang kanyang asawa. Alam nyo, mga kapatid, kapag ginagalang mo ang iyong asawa, pinapansin mo siya. Ginagalang, pinaparangalan, at ginugusto mo siya, pinapahalagahan mo siya. So mahalaga po yun, mga kapatid. Then nangangahulugan din ito ng pagpapahalaga sa kanyang opinyon, paghanga sa kanyang karunungan, at pagkatao. Pagpapahalaga sa kanyang pangako sa iyo at pagsasalang-alang sa kanyang mga pangangailangan at halaga. Maraming pangangailangan ang ating mga asawa. So dapat din po nating maintindihan yan. Ang pagtugon po sa mga pangangailangan ito ay ang paggalang sa iyong asawa. Napakahalaga po noon. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga bagong nag-asawa nyo, new couple, sinasabi ko, number one dyan yung respeto at pagtitiwala. So, para palakasin ang kumpiyansa, halimbawa po, sinisikap mong hikayatin siya sa pamamagitan ng pagiging numero unong tagahanga niya. So, ikaw, asawang babae, dapat sikapin mo na siya, na ikaw ang number one tagahanga niya. Dahil nais ng bawat asawang lalaki na ang kanyang asawa ay kasama sa kanyang kupunan upang ikot siya kung kinakailangan. Ngunit higit sa lahat ay maging kanyang tagapayo. Alam nyo, mga kapatid, gusto ko lang ibahagi, isa iyan sa aking karanasan sa aking asawa na minamahal bagamat ako'y iniwan. Si Lilian po ay number one advisor ko. Hindi naman siya masalita. Kung kinakailangan lang gagawin niya yon, siya po ay magpapayo sa akin. Ay lalo na ngayon, hindi na po siya nagsasalita kasi wala na po siya. So, idinidiin ang isang asawang lalaki ay nangangailangan ng isang asawa na nasa likuran niya. Naniniwala sa kanya, pinapahalagahan siya, at nagpapasya sa kanya habang siya ay lumalabas sa mundo araw-araw. So mahalaga po yun. Yun po yung ikatlo na talagang may respect tayo sa ating asawang lalaki. Then ikaapat, a wife is to love her husband. Ang asawang babae ay dapat mahalin ang kanyang asawang lalaki. Sinulat po ni Pablo, ibigin ng mga asawang babae ang inyong asawang lalaki. Titus 2:4. Mabasa po natin yan. Ang pag-ibig po ito, mga kapatid, binanggit na may kinalaman sa unconditional acceptance. So wala mong kondisyon. Kumbaga mamahalin natin siya kung sino siya. Kaya natin tanggapin anuman siya bilang asawa mo o asawang lalaki. So dapat yung love na ipapakita natin ay unconditional acceptance. Masyadong madalas po ang mga asawang babae ay nagdaramdam. Alam naman natin, kahit na yung asawa ko medyo matampuhin, pero dahil ang gamot lang sa asawa ko,
nung nabubuhay pa, pag siya ay nagdaramdam, naglilika, nagrereklamo, ganyan, akapsul lang ang ginagamit ko. Akapsul na mahigpit. Then, joke-joke, ganyan. O so, ayos na. Wala na kaming problema. Kaya, masasabi kong masaya yung aming pagsasama. Nakakalungkot lang. Hanggang doon na lang talaga yung aming pagsasama. So, tungkol sa kanilang mag-asawa, salit na mahalin sila kung sino sila. So, dapat walang, kumbaga, dapat tingnan natin, kumbaga, nagdaramdaman tayo, nagliliklamo tungkol sa ating asawa, eh, dapat mahalin natin kung sino sila talaga. Ang asawang babae, hindi dapat tingnan ang kanyang asawang lalaki bilang isang proyekto. Dapat niyang tingnan siya bilang pag-ibig ng kanyang buhay. Di ba, sarap? Ikaw ang pag-ibig ng aking buhay. Ikaw ang aking pinakamamahal. Di ba, sarap noon? Eh, alam nyo, kaming mga lalaki talagang kinikilig din naman. Kahit medyo umiidad na, pero pag nadidinig natin yung sambit na pagmamahal at may yakap soul, eh talaga namang nandun po na minsan kikiligin din talaga yung asawang lalaki. Ang ibig din sabihin, ang pag-ibig ay nagiging nakatuon sa isang relasyong sexual na katuparan ng isa't isa. Alam po, mahalaga din po ito. Ang mga sexual na pangailangan ng asawa ay dapat bigyan din na pagpapahalaga at kumbaga pagpahalaga at dapat nandun din po yun sa ating talaan ng prioridad kaysa mga mino, gawaing bahay, proyekto, aktibidad at maging mga bata. Hindi nangangahulugan na dapat isipin ang tungkol sa sex sa buong araw at araw-araw. Kundi nangangahulugan ito na nakahanap ng mga paraan upang maalala ang asawa at ang kanyang mga pangangailangan. So mahalaga po iyon. Ang pagpapanatili po sa pangangailangan na iyon ay nakakatulong po para talunin po ang paghiwalay sa pagsasama sa buhay mag-asawa. Marami po akong napapayuhan. Isa yan po sa pinakamalaking problema na nangyayari sa buhay mag-asawa. Sana ito po ay tingnan natin na mahalagang aspeto rin po sa role ng babae na dapat tingnan din po yung mga needs ng ating mga asawang lalaki. Dinidiin po, kapag ang asawa ay minamahal at ginagalang ng kanyang asawa, pakiramdam niya, kaya niyang gawin ang lahat. Pero kapag hindi siya mahal, nananatili siyang talo. Yun po, tingnan natin yan. Then ang panghuli po mga kapatid, a wife is to be submit to the leadership of her husband. Ang asawang babae dapat magpasakop sa pamumuno ng kanyang asawang lalaki. Ano ba ang sabi o ano ba ang isip ng Diyos? Ano ba ang nasa isip ng Diyos? Narito po yung isang mahalagang sipi mula sa banal na kasulatan sa ating teksto, verse 18 nga po, mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. Gaya ng nararapat sa Panginoon. Yan ang tingnan natin. Nararapat sa Panginoon. Worthy po ito sa Panginoon. Ibig sabihin, napakalaga po noon. Bakit kailangan magpasakop sa asawang lalaki? Sapagkat ang asawang lalaki po ay ulo ng asawang babae. Gaya naman ni Kristo na ulo ng iglesia. Siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So, dapat kung paanong ang iglesia ay nasasakupan ni Kristo, gayon din naman ang mga asawang babae ay nararapat magpasakop sa kanilang mga asawa sa lahat ng bagay sapagkat siya po ang ulo ng tahanan o head ng tahanan na kung papaanong sinasabi ng Diyos, so inaatasan kayong mga kababaihan na magpasakop at kung ito po ay magagawa natin sa kusang loob na pagpapasakop yung kanyang tungkulin bilang asawa, alam natin ma-motivate din siya dahil nakikita naman ng asawang lalaki yung ginagawa ng kanyang asawa. So mahalaga po yun. At siyempre, kapag kapwa mananampal, mahalagang makita po yun. Then, alam nyo mga kapatid, ang sinaunang salitang Griego na isinalin na isumiti o submit ay mahalagang salita na tinirampo mula sa militar. Ito po ay literal na nangangahulugang mababa sa ranggo.
Binabanggit nito ang paraan ng pagkakaayos ng isang hukbo sa mga antas ng ranggo na may mga general at coronel at mga mayor o mayor at mga kapitan at sarhento at mga pribado. So, pagkatang tingnan natin yon, may mga antas ng ranggo at ang isa ay obligadong igalang ang mga nasa mas mataas na ranggo. Dapat po nating maunawaan yon. Ngayon, tinuturo ng kasulatan, mga kapatid, na inaatasan ang mga asawang babae na magpasakop sa kanilang asawang lalaki. So, gusto kong idiin, ang pagpapasakop po ng asawang babae sa asawang lalaki ay pagtukoy ito sa nararapat sa Panginoon. Gaya ng nararapat sa Panginoon, ito po ay utos ng Diyos at ito po ay parehong wasto at hindi kahigpitan kundi nasa sa kaayusan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi kaya nga po biblical na pananaw yung ating tinitingnan. Kaya kung tayo po ay mga mananampalataya, ay dapat nating tingnan ito bilang mga asawang babae o mga kababaihan sa ating tahanan. So mga kapatid, siguro yung meditation and challenge po, ang pagtulong sa inyong husband ay dapat tingnan kung ano ang layunin ng Diyos sa kanya. So alam natin, ang layunin ng Diyos, at di natin sinama na discussin yung part ng lalaki, pero ang layunin ng Diyos, siya po ay mamahala ng maayos sa kanyang tahanan bilang head ng family. Pero magandang yung pagtulong ng asawang babae ay dapat ding makita ng kababaihan o asawang babae yung layunin na yun ng Diyos. So, nilinaw ng mga kasulatan ito na ang isang asawang babae dapat nakusang loob na magpasakop sa sensitibo at mapagmahal na pamumuno ng kanyang asawa. Kaya nga po mga kapatid, ipakita ang inyong maayos na ugnayan kay Kristo bilang sentro ng buhay ninyo na dapat maging makadiyos sa harapan ng inyong asawang lalaki. Isang asawang babae na dapat maging isang katulong sa kanyang asawang lalaki. Dapat gumagalang sa kanyang asawang lalaki, asawang babae na nagpapasakop sa pamumuno ng kanyang asawa. Napakahalaga po nun mga kapatid. Ito po yung dapat na laging ipanalangin ng bawat isang asawang babae na maipamuhay ang mga prinsipyong ito na ninanais ng Diyos upang ang mga tungkulin o rules ng asawang babae ay magampanan bilang preservation ng buhay may asawa o marriage. So mga kapatid, kaya naman, habang kusang loob kang nagpapasako sa inyong asawa, kinokompleto mo o binubuo mo siya. Mahalaga po yun kasi, kumbaga, yung tungkulin ng babae, tungkulin ng lalaki, ay kapwa magagampanan. Yun po yung magandang tingnan. So, ang pagtatatag ng pagkakaisa sa pag-aasawa po, mga kapatid, ay pinakamainam kapag pinili ng mag-asawa na tuparin ang kanilang mga responsibilidad ng kusang loob, ng walang panggigipit o pamimilit. So mahalaga po iyon. Upang maging lingkod leader na inuutos ng Diyos sa kanya, kailangan ng inyong mapagmahal na paggalang at pagpapasakop. Mahalaga po iyon. Tingnan natin ang bagay na iyon. At kapag mahal mo sa paraang inuutos sa kanya, mas madali mong isusuko ang sarili mo sa pamumuno na iyon. Alam nyo, ginagawa mo ito nang may saloobing ipagkatiwala ang iyong sarili sa Diyos. So, dun po sa letter ni Pedro, binanggit niya dun, kahit na si Jesus ay dumanas ng matinding sakit at pang-iinsulto, hindi po siya gumanti. Ano po yung ginawa? Kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanya na humahatol ng matuwid. Yan po ay mababasa natin sa 1 Peter chapter 2 verse 23. Kapag pinagkatiwala mo ang iyong buhay sa ama, mas madaling maging asawa ng isang di sakdal, di ganap,
na lalaki, lalo na kapag may mga hindi pagkakasundo. So, mahalaga po yun, mga kapatid. Ito po, isang paalala. Ang ilan sa buhay, mag-asawa, maaaring may pang-aabuso o labis sa hindi malusog at mapanirang mga kalagayan sa marriage. Ito yung paalala ko, kung mayroon man na nasa ganung sitwasyon, mangyaring maingat na humingi ng tulong sa isang taong sinanay upang tumulong sa isang particular na isyo o isyo mo, lalo po sa pamantayan mula sa banal na kasulatan. So mga kapatid, sana po nakatulong yung mga ilang bagay na yun, limang bagay na napakahalaga ng role ng babae na tiningnan natin sa biblical na pananaw. So marami pong salamat sa inyong lahat at pwede po kayong magbahagi ng inyong natutunan sa ating pong mga tinalakay. Pero bago po yun, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, amin pong pinupuri at pinapasalamatan ang inyong dakilang pangalan at lubos po ang aming pagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral patungkol po sa mga tungkulin ng mga kababaihan sa kanilang asawang lalaki. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay hindi lamang po namin ito natalakay, kundi po ito ay maging realidad sa aming buhay bilang kami po ay may ugnayan sa inyo. Bilang kayo po ang sentro ng aming buhay, ay maisagawa po namin ito sa ikararangal ng inyong dakilang pangalan at ito po yung nararapat sa inyo. Kaya Panginoon, tulungan kami ng inyong biyaya, tulungan niyo po mga kababaihan na magampanan ang kanilang mga tungkulin at kami pong mga asawang lalaki ay makita din po namin para magkaupong, magkasama na ginagampanan namin kami mga lalaking asawa na gampanan din namin ang aming mga tungkulin na yung iniaatang mula sa inyong mga salita. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Sa iyo po ang papuri at karangalan. Niluluwalhati namin ang inyong dakilang pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat mga kapatid.